Hi everyone, kumusta? Welcome sa Ray Nonong Channel. For today's video ay may i-review po tayong products na Pocket Wi-Fi. TP-Link, nabili ko po siya sa Lazada. So ngayon, gawa natin siya ng review kung ano yung nagiging feedback nung ginamit ko siya ng ilang months na. Okay? So, ayun nga. Maganda namang product siya. Malakas sa Wi-Fi. 10 devices ang pwedeng makasagap sa kanya, ang pwedeng i-connect 10 devices. So although hindi ko pa naman nasubukan, pero try nyo rin kung makakabili kayo nitong products na to. Pero maganda siya, mukhang yayamanin pag mayaman siya. Hindi siya tulad sa mga ibang other Wi-Fi, Pocket Wi-Fi. So i-review ko lang para at least pag bibili kayo, may idea na kayo, okay? So magre-record na tayo. So ito na yung itsura ng product, guys, no? TP-Link, ayan po kung makikita niyo, TP-Link. Patayin muna natin yung ilaw, maliwanag. Ayan. Yan yung itsura TP-Link. So open natin ito ang switch on off ito sa gitna. Ayan. Open nyo lang yan. Long press nyo lang mga 3 seconds. Ayan po. Then sabay bitawan nyo po. Ayan. Kusa na siya mag-open. Hintayin lang natin. Ayan, guys. Ayan yung itsura niya. So may 55% pa siya. Ilang araw ko na po yung na nakatambay, hindi ginagamit kasi po di ko na niluloadan yung isang Wi-Fi ko, ang ginagamit yung Globe prepaid at home. Okay? So ito nakatago lang. So ang paggamit naman nito, guys, ay dito sa ibabaw, dito po, ito yung menu niya, menu. Ayan. So, mamili na lang kayo dyan. Ayan, pinutin na lang. Ayan. Hanapin nyo yung network mode. Pag nasa network mode na kayo, pinutin nyo dito sa ibaba. Ayan. Tapos, dito nyo pinutin dito sa itaas ulit. Mamili, magsili kayo na network mode. Okay? Pwede siya sa 4G prep. Ayan. Pwede siya sa 4G only. Ayan. Pwede sa 3G only. Kung kayo naman ay nasa bundok, pwede siya sa 3G only lang dyan. Pagka okay na po yun. Pag dito kayo sa ano, sa syudad, 4G only ang gamitin nyo. Lang nawawala. Hanapin natin. Ayan. Ang gamitin nyo po 4G only. Pag nandito kayo sa Maynila, okay? Pag sa bundok kayo, 3G only ang gamitin nyo, okay? So, pwede rin naman sa 4G preference, ayan, pinakauna. Kaya na po bahala, depende kung sa location nyo kung saan yung malakas na signal, okay? So, i-back nyo lang. Marami naman po yung pagpipilian siya, ayan. So, ako isit ko lang siya sa 4G. Naka 4G talaga yan siya, ayan. Tapos, back nyo lang, meron siyang data roaming, ayan, may data roaming siya. Pwede nyo siyang i-off. And guys, pwede nyo i-off, pwedeng i-on. Ayan siya. Okay?
sa akin ay naka-on lang talaga siya, okay? So next. Ayan guys, kayo na lang bahala mamimili dyan. May ano siya, apps download. Ayan siya guys. So may barcode siya, okay? Pwede kayo mag-download dyan. Then sa power saving naman siya guys, meron siya, ayan. Ayan siya, power saving, ayan. Pwede siyang i-off, pwede i-on, okay? So, ano pa ba? Basta pag maghahanap kayo, dito lang sa itaas, pindot nyo lang itong menu. Ayan po, menu. Marami na po dyan. Ayan. Okay? Ayan po ang itsura ng TP-Link Wi-Fi siya. Okay? So, patayin muna natin. Papakita ko sa inyo kung ano ang battery niya. Ayan, yan ang back to home niya, okay? As you can see guys, kung makita ninyo, 352 gig na siya, connecting. So, pagpatay naman yan guys, pag i-power on, power off, kung gusto nyo patayin, pindutin nyo lang itong sa gitna ito. Yan, ilong press nyo lang mga 3 seconds, patay na po yan. Ayan, power off. Then, ayan guys, naka 4G light siya, ayan, 4G light, okay, TP-Link. So, bubuksan natin para makita ninyo kung, ayan guys, yan ang buksanan niya, ayan. Open lang yan, ayan, mag-open naman po yan siya. Ayan, ayan yung itsura niya guys, ayan. TP-Link siya, ayan. SSD TP-Link 2071 wireless password. Ayan po, TP-Link. May battery po siya na 3.7 volts, okay? TP-Link Technologies Co. Ltd. Ayan ang itsura niya. Ayan. Tapos, pagtatanggalin nyo naman, kunin nyo lang dito. Ito, ayan. Ayan po yung itsura niya, guys. Ayan. TP-Link rechargeable dipolymer battery model name. So ayan guys, no, ayan yung itsura niya, okay, ayan. Tapos ito yung lalagyan niya ng SIM card. Ayan guys, SIM card, although kasama itong ano SIM card sa pagbili nyo. Ito naman ay lagayin ito ng memory card. Okay? May lagayin siya ng memory card. Ayan, guys. Ayan, lagayin memory card. Ayan. Ayan yung itsura niya. Ayan. Okay? Ayan yung maging itsura ng TP-Link, guys. Ayan. Kulay itim siya. Simple lang naman siya tingnan. Okay? So, babalik na natin. Ayan. And then, tatakpan na natin. Ayan guys, ganyan lang siya. Ayan. Ayan. So, ang presyo naman po nito ay nagkakahalaga ng 3,420 pesos. So may ano pa siya, may shipping fee pa siya na 72.50 pesos. So the total of 3,492.50 pesos. 3,492.50 pesos only. Yan po ang total. Okay?
So maganda po siya gamitin talaga, guys. Malakas siya sa signal, okay? Kahit saan kang lugar pumunta. Ang alam ko, kahit sa ibang bansa, pwede itong gamitin eh. Kasi naka-open line na po ito. Okay? Hindi mo na dapat ipa-open line. Hindi katulad sa ibang wifi na hindi pa siya naka-open line. Ito, automatic. Gamitin mo na lang siya. Kahit anong SIM card isalpak nyo. Pwedeng Smart, Globe, TIM, Cherry, pati yung bagong SIM card ngayon na dito. Try nyo lang, baka sakaling gumagana. Okay? So, tips ko sa inyo, kasi ito, madali siyang magasgas. Pagka ilalapag nyo lang dyan, ilapag nyo lang dyan sa kung saan-saan, madali siyang magasgas. So, ang ginawa ko, binilihan ko siya ng pouch na kulay itim. Ayan, guys. Para safe siya, hindi siya magagasgasan. Okay? So, ipasok nyo lang dyan sa loob. Ayan. Tapos, sasara nyo. Tapos, isabit nyo na dun sa part na hindi siya nababasa. Safety siya. Okay? So, ito yung kanyang presyo. Ayan, guys. Ayan. ₱3,492.50. Kasama na po dyan yung shipping fee na ₱72.50. Ito po yung ano niya, original price ₱3,420 lang siya. Okay? So, may ano siya dito. Yan, TP-Link 4G Mobile Wi-Fi. Ang model po nito ay MC2350. Ayan po. Go anywhere, connect everywhere. Ayan po siya, 4G Lite 150 Mbps po siya. 8 hours na gamit nyo. Ayan, then ayan yung itsura niya. Tapos may technical support sila. Pwede nyong tawagan 632-7755-0849. 9 a.m. to 5:30 p.m. po sila. Monday to Friday lamang. Okay? So, ito nga pala, pagka makabili kayo nito, mag-install muna kayo sa cellphone nyo, sa apps na meron man po dito yun. Yung ano niya, ito po yung pangalan niya nito, Quick Installation Guide niya. Nandito naman po lahat ng information. Kailangan nyo siyang i-download. May apps kayong i-download dito. Okay? Bago kayo makapag-connect. Basa-basahin nyo na lang po. Ayan po siya. Oh. TP-MIPI app. Yan po. Get the TP-MIPI app from Apple Store or Google Play Store. Pa-scan your QR code. Okay? So, yan lang po, no? So, nakalagay pa dito na ayan, world's number one. TP-Link is the world's number one Wi-Fi products provider for consecutive 9 years. So, biruin nyo, guys, 9 taon na pala ang pagservisyo nila. Okay? So, yan ang itsura niya. Okay? Okay, so yun lang po, no, ang gusto kong i-share sa inyo. Kung gusto nyo lang naman na gustong bumili ng ganyang TP-Link Wi-Fi, ang pipiliin nyo po ay yung TP-Link mismo na store nila, kasi marami pong mga fake ngayon, no? Mag-iingat po tayo, be aware tayo. So, ayaw ko rin po na mabiktima kayo sa mga fake. Marami po kasi nagkalat ngayon sa market. Okay? So, yun lang, no, and maraming salamat sa inyong panonood. Kung napaligaw lang kayo at napadaan lang sa channel ko, baka naman paki-click ng subscribe button and click the notification bell para
lagi kayong manotify kapag may new videos akong ina-upload. Bye-bye! Ingat!